night like this, I would have done something less predictable. Simon Cowell, bias nga ba pagdating sa mga Pilipino? Dapat nga ba siyang pagkatiwalaan ng ating pangbato sa America's Got Talent? Yan ang ating alamin sa videong ito. Ngunit bago ko ipagpatuloy ang video na ito, ay nais ko munang hilingin sa iyo na mag-like, share, subscribe at hit the notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod na videos. Maraming salamat. Simon Cowell o Simon Philip Cowell ang isa sa tiniguriang pinakamaimpluensya ngayon sa talent show ng America's Got Talent. Kung hindi niya gusto ang isang performer, ay tiyak na uuwi itong luhaan pabalik sa kanilang pinanggalingan. Disclaimer, hindi ko ginawa ang video na ito para siraan ang mga taong involved dito. Bagkos, bumabase lamang tayo sa totoo at nangyari noong mga nakaraang season ng AGT. Isang malaking pangamba ngayon sa mga tagahanga at taga-suporta ng ating kababayan na sina Bunot at Shadow Ace na baka masabotahe sila sa kanilang sinalian na America's Got Talent. Isa na rito ang pinangangambahan nilang judge na si Simon Cowell. Ngunit, sino nga ba at ano ang papel ni Simon Cowell sa naturang show? Si Simon Cowell lang naman ang may-ari ng malaking British entertainment company na Syco at gumawa ng mga sikat na talent show sa mundo kagaya ng X Factor, Got Talent franchise, Pop Idol, X Factor UK, Britain's Got Talent, American Idol, The X Factor US at America's Got Talent. Talagang hindi na makakaila na napakalaki ng impluensya ni Simon sa mga nasabing show sapagkat siya lang din naman ang executive producer ng AGT. Ibig sabihin nito ay ang lahat na ipe-perform ng mga contestant ay dumadaan muna sa kanya at nasa kanya ang malaking porsyento ng desisyon kung pasado ba ito na ipakita sa stage ng AGT. Sa kabilang banda, isang malaking pangamba ng mga taga-suporta ni Bunot at Shadow Ace na baka masabotahe sila sa naturang judge. Ating pagbabasihan ang naging performance ni Marcelito Pumoy noon sa AGT Champions. Matatanda ang kinanta ni Marcelito Pumoy ang Beauty and the Beast at ibinigay niya rito ang kanyang 200% best pero hindi pa rin ito sapat para magustuhan ni Simon. Nagkomento pa dito si Simon na ang naging performance ni Marcelito ay less predictable at hindi pasado sa kanyang gustong timpla. You are very nice, very talented guy, I gotta tell you. On a night like this, I would have done something less predictable. Dahil dito ay humina ang chance ni Marcelito na masungkit ang titulong Grand Champion sa naturang kompetisyon at sa katunayan ay nagtapos siya dito ng 4th placer. Pagkatapos ng kompetisyon ay ibinulgar ni Marcelito na hindi siya ang pumili ng kanta kundi si Simon Cowell mismo. Ito ang dahilan kung bakit nabuo ang teorya na tila bias si Simon pagdating sa mga Pinoy. Sa kabilang banda, ito ang pinangambahan ng mga taga-suporta ni Roland Bunot Abante at Shadow Ace na baka magaya sila sa nangyari ni Marcelito Pumoy sa kanyang nakaraang AGT Champion Competition. Ikaw, ano ang masasabi mo sa video ito? Comment down below. At bago mo tapusin ang video na ito, ay nais ko munang hilingin sa iyo na mag-like, share, subscribe at hit notification bell para lagi ka updated sa ating mga susunod na videos. Maraming salamat!